Magandang hapon! Welcome ulit sa panibagong episode o live streaming ng EcoPro Technologies. Ngayong hapon, pag-uusapan natin una ang sa safety. At the same time, magre-review tayo ng konti dun sa previous live streaming natin about sa mga units. Okay, simulan natin. Sa safety, number one ito na dapat nating inaalala bago tayo sumakay or gumamit ng motorsiklo. Make sure na mag-invest tayo sa mga proper safety gears na ating gagamitin. Hindi pwede yung pwede na, hindi pwede yung mumurahin talaga. Make sure na good quality ang mga bibili nating gears. Tandaan nyo, buhay natin ang nakasalalay. Konting aksidente, possible na mag-result sa pangit na kakahinatnan sa ating mga katawan. Kaya kung gusto nating makapag-ride pa ng matagal, suggest ko, mag-invest kayo ng proper safety gear at least yung good quality talaga siya. Okay. Unahin natin sa helmet. Ang helmet nyo dapat una, sakto talaga sa size ng ulo ninyo. Hindi pwede yung umaalog, hindi pwede yung basta maganda lang ang tatak, binili nyo na. Hindi pwede yung ganon. Kahit napakaganda ng tatak niyan, kung hindi sakto ang sukat sa mga ulo ninyo, possible pa rin na magkaroon ng problema in case na magkaroon ng aksidente. Bukod dun sa mga ICC stickers na kailangan nyong i-check sa pagdating sa helmet, meron pang ibang mga safety standard na dapat nyo ding i-check. Katulad yung mga DOT, pwede na rin yon, pwede na rin yung mga may PS mark. Ang importante, bago kayo bumili ng isang helmet, make sure nyo na mapagkakatiwalaan ang bibilhan nyo ng helmet. Riding shoes. May iba't ibang klase ng riding shoes. May circuit riding shoes, meron ding casual riding shoes lang, meron ding off-road na riding shoes. Discuss natin yung sa off-road riding shoes. Since ang mga binibenta natin is mga pang off-road, pang trail na mga electric motorcycle. Dun sa pagdating sa may riding shoes ng pang off-road, make sure nyo na good quality. Kumbaga, hindi lang basta good quality ha. Alam nyo, and tested na ng marami. Ang number one reason natin dito is para din doon naman sa atin. Given na sa trail tayo, possible niya mayroon tayong mga encounter dyan na mga sangasangang matutulis, mayroon ding mga ahas na ma-encounter, or kung ano-ano pa. Delikado yun, lalo na nandun tayo. Hindi natin nakikita lahat ng nadadaanan natin, naaapakan natin. Mas maganda na matibay at saka matigas talaga yung sa riding shoes natin. Hindi basta-basta magkakaroon ng problema, lalo na sa mga paa natin. If ever na umakyat tayo ng bundok o mag-trail tayo sa bundok, magiging pabigat pa tayo dun sa mga kasama natin kung sakaling magkaroon ng problema yung sa atin. Sipin nyo, dadalhin na nila yung motor nyo, bibit-bitin ka pa nila. Nakakahiya din yun sa ano. Pero bukod dun sa pagkahiya natin sa mga kasama nating rider, number one priority nyo pa rin, yung kaligtasan ninyo. Invest para sa sarili nyo. Hindi para dahil sa tatak, hindi dahil maganda yung tatak ng gear na to, pero invest nyo para sa kaligtasan nyo. Lagi nyo tatandaan, yung hobby na pag-offroad ng pagtitrail, one part lang yan ang buhay. Lagi nyo isipin na may naghihintay sa bahay sa atin. May pamilya tayo na naghihintay na bumalik tayo sa kanila ng maayos. Pumayag si Mrs. or pumayag si Mother na mag-ride tayo or mag-trail tayo. Huwag naman natin silang bigyan ng disappointment na may nangyari sa'yo ng masama. Dahil baka next time, hindi na tayo payagan. Next naman natin is yung gloves. Sa gloves, maraming klase din ng gloves. Depende nga rin sa katulad nung sinabi ko, may pang racing, meron din yung pang casual lang, meron din yung pang off-road. Depende kung saan nga natin gagamitin, dapat akma ang gloves na bibilhin natin. At make sure na sakto ang size sa inyo. Hindi maluwag, hindi rin sobrang sikip. Komportable. Tandaan nyo, ang gloves na kasuot sa kamay at ang nagmamaneho ng motor ng off-road ay ang kamay. Once na hindi komportable yan, possible mangawit kayo agad or
kung ano ang mabilis kayong mapagod. So, isa lang yon sa mga factor na dapat iniisip natin, comfortability, kailangan din yon. Pero make sure nyo, para maiwasan natin yung pag-iisip ng ganito, doon na tayo sa tested. Katulad ng sinabi ko, hindi tayo nagpo-promote ng kahit anong brand ng gears. As long as mapagkakatiwalaan ng gear at tested na ng karamihan. Next naman natin, yung chest protector. Chest protector, isa to sa mga importante talaga na gears natin, lalo na kung baguhan lang tayong rider. Prone tayo sa mga semplang or kung ano man, pero ang number one na factor dito, number one na kailangan natin protektan, is yung katawan natin. Yung dibdib natin, tandaan nyo, kung may mga naka-experience na sa inyo ng pagsemplang or pagbagsak, iniwasan natin yung sa ribs natin kasi mahirap huminga once na bumagsak ka, lumagapak ka. Iniwasan natin yun. At least, hindi man natin ma-sure yung pagsemplang kasi possible talaga yon kasama yung pagsemplang sa trail, malilesen natin yung damage. Hindi tayo totally madadamage kung sakaling bumagsak tayo dahil nga may extra protective gear tayo, lalo na sa chest. Next natin, yung spine protector. Spine protector, isa din to sa nakatutulong sa atin para mas maging safe yung ating mga katawan, lalo na mabilis ang takbo ng ating mga motor or kung sakali na mabalibag tayo, patalikod, ito naman yung protective gear natin. Make sure nyo na yung spine protector nyo is sakto ang size sa inyo. Baka naman kasi napakaliit or sobrang haba na nakaka-apekto na dun sa comfortability nyo sa pagda-ride sa motor. Kaya make sure na always i-check nyo yung size at the same time sukatin nyo bago nyo bilhin yung spine protector nyo. Ang spine protector hindi lang naman siya sa racing, hindi lang naman siya sa racing, hindi lang din sa enduro. Actually, marami siyang pwedeng paggamitan depende nga dun sa sitwasyon. Kung halimbawang sanay naman kayo or wala naman talagang masyadong delikadong babagsakan, bakit ka magsusuot or ano? Pero much better pa rin na ready tayo. Tandaan nyo, laging yung tatandaan. Nasa huli yung pagsisisi. Nakakahinayang yung meron ka ng pagkakataon na bumili or isuot yung spine protector mo, pero yung time na hindi mo ginamit, doon ka pa maaksidente. Meron tayong tinatawag na first time, meron din tayong tinatawag na tsamba. Wag naman sana nating maabot yung ganun. Up next, pagbalik natin, i-discuss natin yung iba pang protective gear. Sa ngayon, magko-commercial muna tayo. And let me remind you, tuloy pa rin yung promo ng EcoPro Technologies doon sa kanilang sa ating October Fest 2023, which is naka-discount yung mga unit natin ng 50,000 pesos. Less 50,000 tayo until the end of the month. Kaya mga ka-EcoPro, avail na kayo. Mas magandang magpa-reserve ng maaga, at least umabot sa Pasko yung mga motorcycle natin. Kaya mamaya, babalik tayo. Stay tuned. Calling all hardware tools enthusiasts. We are inviting you to an exciting event that you won't want to miss here at Wheelconstruct Hybrid Edition. Visit us at P01 Potechi Booth as we bring you our high-quality professional hardware tools. Mark up your calendars on November 9 to 12 at SMX Convention Center Manila. Also, all of our products are 50% off discount. Get ready for a fantastic time together. See you there. Hoyoma. Oh, yeah. I bet.
we're back. So, ngayon naman, didi-discuss din natin yung kadugtong dun sa mga dinaskas natin kanina bago tayo mag-break. Sige, isunod na natin yung ating elbow pad. Elbow pad. Ito yung mga sinusuot natin dito sa siko, sa elbow, para in case na masemplang, eh hindi tayo masusugatan, hindi tayo magagasgasan, or hindi mababasag yung siko natin. Number one na tinutukod natin kasi yung mga siko, once na matutumba tayo. Ano na yun? Nasa tao na talaga yon. Parang self-defense niya yun sa pagtumba. It's either aalalay tayo sa kamay or sa siko, lalo na kung nakabagsak na. Basta sa atin, yung elbow pad na tinatawag natin is isa din yon katulad ng chest protector at spine protector na tumutulong mag-reinforce sa mga buto natin sa pagbagsak. At the same time, yung comfortability, meron kasi yung mga it's either foam dito sa ano na nakadikit sa balat natin para hindi siya ganun katigas talaga. Kumbaga nag-a-absorb pa din siya ng impact. Kaya yung mga elbow pad nyo, make sure nyo na okay pa, lalo na yung mga foams nila. Kasi isa yan sa mga kinukonsider natin once na bumili kayo ng elbow pad. Ganun na rin dun sa knee pad. Ang knee pad din kasi is para din siyang elbow pad. Yun nga lang, ang pinoprotektahan nga niya is yung knee o tuhod. Same na same sila ng concept. Mas malaki nga lang yung sa knee pad kasi nga mas malaki yung sa tuhod. Mas malaki ang hita, mas malaki ang binte na pinoprotektahan. Pero same lang sila ng concept. Isa pa sa dapat natin ginoconsider sa mga protective gear is yung jersey. Riding jersey. Yung iba sa inyo, siguro, iniisip pamporma lang yung jersey, magandang design lang. Ang riding jersey, actually, hindi lang siya ganun. Ang riding jersey na sinusuot nyo dapat komportable kayo. At the same time, naakma dun sa gagawin yung pag-ride. Example, magra-ride kayo ng gabi. Dapat ang isusuot nyong riding jersey is visible kahit na madilim. Meron diyan, kaya nga available yung iba-ibang kulay ng riding jersey. Isipin nyo na lang kung nagra-ride kayo ng gabi, tapos black yung suot nyo na riding jersey, hindi kayo mapansin, lalo na kung nasa trail kayo, baka magkabanggaan kayo ng mga kasama nyo. Kaya isa yon sa dapat na kinoconsider natin. Sa umaga naman, si riding jersey, isa yon sa, syempre, pamprotekta pagdating sa init ng araw. Kaya, wag na wag nyong basta may binabaliwala or kung ano-ano lang ang isusot nyong riding jersey. Ang reason kung bakit talaga nagbebenta ang mga tindahan ng iba-ibang kulay, dahil sa ganon. Lalo na yung light colors, dark colors, depende yon. Pwede nyong i-consider yung mga gusto nyo or hilig nyo ng mga kulay. Pero isa din sa dapat kinoconsider nyo once nabibili kayo ng jersey is kung saan nyo gagamitin at kung kailan nyo gagamitin yung jersey nyo. Riding pants naman tayo. Riding pants. So yung riding pants na tinatawag, syempre alam nyo naman yung mga pantalon natin na ginagamit sa pag-ride. Iba-iba din yon, syempre kung meron kayong sa circuit or sa off-road. Pero ito yung isa sa mga dapat na inoconsider nyo once nabibili kayo ng riding pants. Bukod sa size, bukod sa comfortability, bukod din sa kulay o sa paggagamitan, lagi nyong i-consider yung material nung riding pants ninyo. Isipin nyo, lalo na nasa off-road tayo, alam nyo na maraming sanga-sanga ang madadaanan, possible na masundot or mapunit yung mga ano nyo kung sub-standard yung mga riding pants nyo. Make sure nyo na yung bibili nyong riding pants hindi basta-basta na pupunit. Kasi once na mapunit yan, nakalabas na agad yung balat natin dyan. Pwede na agad tayong masugatan. Kaya nga makikita nyo yung iba, medyo makapal yung riding pants nila. Kasi nasa, syempre, ang pinoprotekta niya yung sa hita nito. Lower body natin. Lower body natin, yun ang ginagamit natin pang tayo.
So, if ever na magkasugat or magkaroon ng diferensya, lalo na, eh, malaking problema sa atin yan. Mahirap, mahirap tumayo, mahirap tumukod, lalo na kung ang problema is yung sa lower part natin. Kaya inuulit ko, isa sa dapat kinukonsider nyo pag bumibili kayo ng riding pants, yung tela, yung durability nung ano natin, nung riding pants. Tandaan nyo, pagkatapos ng riding pants, balat yun na agad. Pwera lang kung meron pa kayong inner suit na nilalagay na sinusuot. Pero kung sakali na gusto nyo comfortability, syempre, hindi naman kayo basta-basta nagsusuot lang ng kung ano-ano sa loob. Minsan nga, tinakatamaran pa natin magsuot ng mga inner suit. Dumidirekta tayo, riding pants, tapos ano na agad, yun na, balat na natin, skin na agad natin. So kung masugatan or dire-diretso yung ano, sugat pa rin tayo. And the worst, what if yung makatusok sa atin e bakal o may kalawang? Wag naman sana. Basta, yun ang isa sa inaano natin. Para kung sakaling magkaroon ng problema, hindi direkta tatama sa mga balat natin yung kung ano man yung tutusok or gagasgas. Make sure nyo na yung riding pants nyo is comfortable din sa inyo. Susunod naman natin yung isa din sa ginagamit na pang off-road, yung goggles. Yung goggles o yung parang salamin na ganun pang ano sa off-road, pang trail na ginagamit, importante 'yon. Syempre, yung mga helmet sa off-road, wala naman siya totally halos ano, cover or lens. Kailangan natin 'to at the same time kasi prone yung sa off-road, prone sa mga insekto, maraming mga pumapasok na insekto sa mga helmet natin. Lalo na nandun tayo sa loob ng nasa gubat tayo or nasa kung saan man. Ang maganda kasi sa goggles, fit siya dito sa ano mo. So hindi siya basta-basta papasok sa mata mo. Napakahirap naman kung halimbawang bigla kang mapuhing, nagra-ride ka. Dahil nga nandun ka sa nasa gubat kayo, nagtitrail, biglang may nadaanan kang lamok or kung ano mang insekto, tumusok bigla sa mata mo. Iyon yung iniiwasan natin. Or, pumasok sa helmet mo, so, dumiretso sa mata mo, delikado. Iyon yung isa sa importance nung goggles natin. Kaya, bukod dun sa quality, bukod sa brand na mapagkakatiwalaan, make sure nyo at saka i-fit nyo ng maayos yung mga goggles nyo sa inyo mismo. Hanggat maaari, kung isusukat nyo kasama yung helmet, mas maganda. Mahirap ng ano, na yung goggles nyo is hindi sakto sa inyo. Yung, kaya nga hindi pwede yung hiram-hiram tayo ng gamit, lalo na sa mga goggles-goggles na ganyan. Kasi yung fittings, hindi sasakto talaga kung sakaling hindi sa'yo yung gamit. Mamaya, pagbalik naman natin, i-discuss naman natin yung about sa mga units naman ulit natin. Pero bukod doon, yung mga ibang updates pa natin sa mga susunod na buwan. Kaya stay tuned kayo, pabalik pa tayo. What's up mga kaya pro? Nandito tayo ngayon sa Inside Racing Performance and Lifestyle Expo dito sa World Trade Center Manila, na kung saan isa tayo sa nakilahok sa mga top quality brands dito sa buong Pilipinas. Tara, samahan niyo ako at makilahok tayo. Pasok tayo, tara! Hey guys, this is Angel. And this is Jean. Come and visit us in our exhibit located at the World Trade Center in Pasay City. And have a chance to try our amazing electric motorcycles. And hope to see you there. Bye!
Hi mga ka-Eco Pro. Bale, ito, meron mga nag-try ng unit natin. Ito si Sir Arch. Alamin natin yung kanyang feedback dun sa unit natin. Hi Sir Arch. Yes sir, good morning. Based dun sa pagkagamit mo sa unit namin, ano yung mga napansin mo tsaka na-experience mo sa unit namin? So first of all, yung unit niya sir is sobrang angas talaga since may kapang-offroad siya. Sobrang angas gamitin sir in any situation talaga, like yung mga any circumstance, ganun siya, mga pang-trail talaga sir, solid. Sige, sige sir. Bale, yun sir. Isa ba dun sa ano, napansin mo ba yung lakas ng hatak ng unit namin sir? Yes sir, sobrang taas ng torque talaga, promise. Actually sir, yung brand nyo nga hindi pa gano'n siya kanon, pero good to sir na talaga ma-produce na sa market. Sobrang solid. Sige sir, thank you sir. Bale, ano, dun sa mga nanonood dyan, si Sir Arch nga pala, isa sa nakatry at nakasubok na ng unit natin. Kayo din, baka gusto nyo yung subukan yung unit namin, pwedeng-pwede kayong mag-schedule ng test drive. Bibigay namin yung address namin sa video na to. And we're back. Ngayon naman, magre-recap muna tayo about dun sa ating mga units. Sa unit ng Arctic Leopard, RFN at RXF. Umpisahan natin sa Arctic Leopard. Sa Arctic Leopard, meron tayong dalawang klase ng motorsiklo. Isang off-road at isang trial. Sa bawat na motorsiklo na to, may iba-ibang lakas ng motor or may iba-ibang specs. Umpisa natin dun sa off-road. So off-road, meron tayong standard version na EXT560. Ito yung pinaka-basic na model ng EXT. Pang off-road siya, malakas na yung power. Kumbaga, pwedeng-pwede na siya sa beginner. Pagdating naman dun sa trial, meron din naman siyang EAT560. Siya naman yung trial version nung EXT560. Sunod natin si EXT620. EXT620 at EAT620. EXT620, ito yung off-road. And then yung
E80, 620, yun naman yung trial. Parehas lang sila ng specs, makikita nyo yun sa previous natin na mga na vlogs or pictures natin sa mga streaming. Makikita nyo din yun sa mga flyers natin na nakapost online. Ang pinagkaiba lang nila doon sa standard version, mas malakas yung torque niya, mas malakas yung motor power nito kumpara doon sa ating standard version. Kumbaga, kung okay ka na doon sa standard natin, sa basic model natin, at gusto mong mag-upgrade ng mas malakas, EXT 620 at EAT 620 ang dapat mong susunod na bilhin. Susunod natin yung EXT 680 at EAT 680. EXT 680 off-road, EAT 680 trial. So, parehas din sila ng specs. Ang pinagkaiba naman nila doon sa dalawang nauna is yung power din at yung torque. Kung makikita nyo, yung 680, mas malakas na talaga kaysa sa 620 at saka 560. Pwede nyo rin itong i-check sa aming page para malinawan kayo doon sa mga difference nila. Pero ang isa sa pinaka may explain ko talaga sa inyo is yung performance ng 680 is mas malakas talaga compared sa 620 at sobra ang difference niya doon sa 560. Kaya kung depende sa trip nyo, kung gusto nyo i-off-road or gusto nyo trial na electric off-road motorcycle, pwede kayong mamili sa dalawa. Meron itong lakas na mas malakas doon sa common na nakikita nyong electric motorcycle dito sa Pilipinas. Susunod natin ulit yung ano naman, yung EXT 800. Yung EXT 800, wala na tong E80. O wala na siyang trial version. EXT 800. Yung EXT 800 namin, ang maganda kasi sa EXT 800 natin, off-road siya, pero yung chassis niya, titanium alloy na. So matibay ito. Hindi siya katulad lang ng mga bakal or mga simpleng alloy lang. Titanium alloy po yung chassis ng ating EXT 800. Kaya medyo may kamahalan po siya. Ang maganda sa kanya, bukod dun sa mas malakas yung motor niya kumpara dun sa mga nabanggit natin na nauna, ito yung tinatawag nating isa sa top of the line ng EXT. Although possible na magkaroon pa tayo ng mas malakas dito na mga motor, pero sa ngayon, pag kinumpare mo siya sa mga motor, halos kasing lakas niya sa pagdating sa torque, yung mga at least 500cc na motor. Marami nang nakatry, may mga sumubok na mga enduro rider talaga, motocross rider, sila mismo nakapagpatunay kung gaano kalakas yung power ng EXT 800 natin. If ever na gusto nyo ding mag-test drive, pwede rin kayong magpa-schedule. Mag-message kayo dito sa aming page. Ipa-flash namin yung page namin, address namin dito. And huwag nyong kakalimutan na magbanggit ng pangalan, contact number, at suggested date ng pag-test drive nyo. Make sure na magbe-verify kami or mag-i-inform kami kung approve ba yung date or oras ng suggest nyo na makapag-test drive kayo. Kasi possible, baka meron kaming exhibit or meron kaming event, baka walang mag-asikaso sa inyo pagdating doon sa shop or doon sa warehouse. Pagbalik natin, i-discuss natin yung RFN at RXF. Yung mga dalawang model nila. Upgraded versions ng bawat isang unit. Kaya stay tuned. Relax lang kayo. Panoorin nyo muna yung mga ipa-flash namin na video, commercials, at saka yung previous exhibits namin na ginanap sa World Trade at dito sa Antipolo. GoPro is in Antipolo City right now to reveal their amazing e-motorcycle. If you wanted to test drive our units, just contact us at the number indicated on our flyer. Any questions?
pag-aaralan na natin. What's up mga ka-EcoPro? Nandito tayo ngayon sa Inside Racing Performance and Lifestyle Expo dito sa World Trade Center Manila, na kung saan isa tayo sa nakilahok sa mga top quality brands dito sa buong Pilipinas. Tara, samahan niyo ako at makilahok tayo. Pasok tayo, tara! Hey guys, this is Angel. And this is Jean. Come and visit us in our exhibit located at the World Trade Center in Pasay City. And have a chance to try our amazing electric motorcycles. And hope to see you there. Bye! Hi mga ka-EcoPro. Bale, ito, mayroong mga nag-try ng unit natin. Ito si Sir Arch. Alamin natin yung kanyang feedback dun sa unit natin. Hi Sir Arch. Yes sir, good morning. Based dun sa pagkagamit mo sa unit namin, ano yung mga napansin mo tsaka na-experience mo sa unit namin? So first of all, yung unit nyo sir is sobrang angas talaga. Since may nga pang-offroad siya, sobrang angas gamitin sir. In any situation talaga, like yung mga any circumstance, ganun siya. Mga pang trail talaga, sir. Solid. Sige, sige, sir. Bale, yun, sir. Isa ba dun sa, ano, napansin mo ba yung lakas ng hatak ng unit namin, sir? Yes, sir. Sobrang taas ng torque talaga. Promise. Actually, sir, yung brand nyo nga, hindi pa gano'n siya kanon. Pero, good to, sir, na talaga ma-produce na sa market. Sobrang solid. Sige, sir. Thank you, sir. Bale, ano, dun sa mga nanonood dyan, si Sir Arch nga pala. Isa sa nakatry at nakasubok na ng unit natin. Kayo din, baka gusto nyo subukan yung unit namin. Pwedeng-pwede kayong mag-schedule ng test drive. Bibigay namin yung address namin sa video na to. Bale, hihingan natin ang feedback si Boss Vic
about dun sa performance ng ating Arctic Leopard. Boss Ding, anong masasabi mo sa unit natin? So, na-test drive ko dito maikot. Mga nakailangikot ako yata, naka-apat. Dinaray ko yung tatlong mode, yung 1, 2, 3. Ang lakas yung number 2. Number 2 pala, ang lakas na. So, sabi naman nila, tumatagal tong battery ng 200 km plus para probinsya na yun. Eh, sarap gamitin. At saka, yung siya ko, ang lambot. Pang-offroad, maganda pang-offroad ko. Ayan. So, sana mabil nyo at saka matry nyo tong unit na to sa Eco Pro. Okay, thank you, Boss Vic. And we're back. So ngayon, i-discuss naman yung ating RFN at RXN. Pero bago natin i-discuss yung dalawang model na yon o yung dalawang brand na yon, makinig muna tayo sa mga charging tips dito sa isang ako. Ito. Anong masasabi mo? Sa pag-charge ng ating electric vehicle, lagi nating i-consider ang 30 minutes cooldown. Ano yung 30 minutes cooldown? Bago natin i-charge, pagkatapos gamitin, kailangan ipahinga muna ng 30 minutes ang baterya. Ito is makakatulong sa pagpapahaba ng buhay ng ating battery. And then, after naman natin siyang i-charge, bago naman natin gamitin, kailangan din natin siyang ipahinga ng 30 minutes para hindi magtuloy-tuloy ang init ng baterya, lalo na kung galing siya sa charging. Tandaan nyo, lalo na dun sa mga naka-lead acid na battery, ang number one na cost ng paglobo ng baterya is yung overcharging. Ang overcharging kasi is nagpapakulo dun sa tubig niya sa loob, which is once na kumulo, kailangan sumingaw na ito. Naghahanap ng lalabasan kaya lumulobo ang ating baterya. Kaya laging tatandaan ang 30 minutes allowance o 30 minutes cooldown. Back to you. Salamat, isang ako. Narinig natin kung paano ang charging tips. Ngayon naman, simulan natin na i-discuss yung RFN. RFN, meron din itong dalawang klaseng model. RFN Rally at RFN Endurance. Simulan natin si RFN Rally. Si RFN Rally is para din siyang si Arctic Leopard. RFN Rally, pang off-road, wala siyang headlight. Ang maganda dito sa RFN Rally is, bukod sa removable ang battery niya, IP67 waterproof na rin siya. Ngayon naman, next natin si RFN Endurance. RFN Endurance, ito naman yung isang klase ni RFN. Para din siyang, parehas lang siya ng specs ni Rally halos. Ang pinagkaiba niya nga lang is meron siyang headlight, meron siyang signal light, removable din naman yung battery niya, meron siyang busina, meron din tong reverse. Kumbaga, sa pagitan siya ng city drive, ng city driving at off-road. Kumbaga, combination siya, sa gitna lang siya. Pwede mo siyang gamitin sa city, pwede mo rin siyang gamitin sa off-road. Ayun ang kay Endurance. Pero kung halimbawa ang gusto mo, pang off-road lang talaga, yung isa tayo, yung kay RFN Rally. Next natin, si RXF o yung electric bicycle naman. RXF Evo. RXF Evo. Ito yung standard version ng electric bicycle natin. Si RXF Evo, na-explain na natin to nung nakaraan sa live streaming natin, siya yung mga pambata natin na unit. Na pang off-road din siya, yun nga lang, ang age na pwedeng gumamit dito is from 7 to 12 years old. Pero depende pa rin yun sa height ng mga anak nyo. Pero kung sa standard size lang tayo, yun yung age na pwede sa kanya. Ito yung tinatawag natin na basic off-road bicycle natin.
which is magandang pang-condition lalo na sa mga beginner rider na mga chikiting. Next natin yung upgraded version nito, yung RxF Evo Racing. RxF Evo Racing. Ito yung upgraded version ni RxF Evo. Pero ano nga ba yung sinasabi nating upgraded version? Ano ba yung mga in-upgrade dito? Isa sa mga in-upgrade dito is yung brake niya. Bakit? Brake niya, from mechanical, ngayon, ang preno niya ngayon is hydraulic na. So, mas maganda ang response ng preno natin ngayon. Sumunod, sa nagbago is hydraulic na rin yung sa ating front suspension. Kaya mas maganda na rin yung laro ng ating suspension sa unahan. Ganun din sa rear suspension nito, hydraulic na rin to, which is good na good lalo na sa mga off-road condition. Ito yung maganda dito. From RxF Evo to RxF Evo Racing, 10,000 difference lang ang kailangan nyong i-add. Upgraded na ang version ng inyong electric off-road bicycle. So, sa mga kachikiting nyo, since malapit na ang magpasko, pwedeng-pwede nyo itong iregalo sa kanila. Lalo na yung mga father dyan na naglalaro o nag-off-road para naman makabandon nyo yung mga chikiting nyo sa trail. At least, hindi naman ganong kabigat yung dala nyo. At the same time, bonding time pa sa inyo ng mga anak ninyo. Kaya inuulit ko, sa darating na Pasko, isa to sa mga goods na pwede nating iregalo sa mga anak natin. Susunod, discuss natin yung promo natin. Update ko lang kayo, ongoing pa rin yung promo natin sa Arctic Leopard at RFN units na less 50,000 pesos. And then, isasabay na rin namin ang pag-i-invite sa inyo sa darating na October 29 sa KRB MX Speedway. Meron ditong gaganapin na Eneos Enduro Cross. Iniimbitahan namin kayo. Shoutout na rin doon sa nag-invite sa atin si Coach Mel, Coach Mel Aquino, Coach Meng, and Coach Caloy Gaston. Makita-kita tayo doon sa October 29 sa ganap na alas 7 ng umaga. Alam ko, registration na doon. Alas 7 ng umaga. So, huwag kayong magpapahuli kasi magpapa-race din tayo doon sa event. Hindi nyo kailangan gamitin yung mga motor nyo. Ang mga motor ni Arctic Leopard ang ating gagamitin sa custom race na gagawin natin. Kaya yung mga enduro vloggers dyan, pwede rin kayong sumali. Pwede nyong itry at masubukan yung mga unit natin. Kaya inuulit ko, sa darating na October 29, together with Coach Mel and Eneos Enduro Cross, kita-kita tayo. And sa muli, sa susunod natin na live streaming, wait nyo yung next topic natin kasi medyo matutuwa kayo. Ride safe!